Sumulong. So first, let me introduce to you who is Juan Sumulong. Juan Sumulong was born in Antipolo, Rizal on December 27, 1874. He is the son of Policarpio Sumulong and Arcadia Marquez. He has studied at Bachelor of Arts in Colegio de San Juan de Letran and Bachelor of Law at University of Santo Tomas. He is husband of Maria Sumulong. So now here we are in Sumulong College of Arts and Sciences, named after Don Juan Sumulong. The culture of excellent achievement, integrity, and service has become synonymous to the Sumulong family of Antipolo City. From Don Juan Sumulong, the grand old son of the opposition during his time, Honorable Victor R. Sumulong, who has distinguished himself for his visionary and excellent leadership style. Madami na kami, no? Madami na kami ng apo niya kasi meron siyang 11 o 12 na anak. At siyang doon ay nag-asawa. So, ang dami. Kung nag-iba lang ng mga apelido, kasi madami doon, babae. So, tatlo lang actually ang anak niya na lalaki, anim ang babae. So, gano'n ko siya kakilala. Nakilala ko lang siya actually sa mga kwento ng tatay ko din. Sabi nila, si Juan Sumulong daw, ang isang characteristic na may itatangi sa kanya ay mapagkumbaba siya. And, ayun nga, nagsimula siya na anak siya ni Policarpio Sumulong at ni Don Marquez, si Marquez Sumulong, si Don Juan. Nung nagtrabaho siya sa Letran, ang kwento sa amin ay lalakarin niya yan. Oo, minsan manggagaling pa siya ng Antipolo, tatawalin niya yung ilog, pagkunta ng Manila. Tapos pagkadating na niya ng Letran, doon niya lang susutin yung sapatos niya bago siya pumunta sa school. Yan ang laging kwento sa amin. Subit-bit niya, nakabalot pa. Ayun na kasi nasisira pa agad. And, ano pa ba? So, siya ay nagtapos ng abgasan. And, isa siya sa mga ilang nakakuha ng abgasan na maaga sa Pilipinas. Dahil, ayun nga, ang nangyari din noon ay nung sumiklab naman yung magsikan, lumaban din siya. Kahit naabgado siya, lumaban siya sa Katipunan. Sa Morong chapter siya. So, revolutionary din talaga siya. So, tinutulungan niya yung Morong chapter ng Katipunan noon. So, kung hindi ako nagkakamali, silang dalawa ni... Shucks, hindi ko maalala yan. Baka mali ako dito, ano? So, i-correct nyo na lang ako pag may nahanap kayo yung information na mas tama.
pero baka ang kasama niya noon ay si Rafael Palma. So ang ginawa nila, nagsimula sila ng isang tutorial sa pag-aabuga siya. Kasi ang ginagawa nila, sa bahay lang nila. So sa loob ng bahay nila, tinuturuan nila ng batas yung mga estudyante na yun. No? So sa sariling oras lang nila yan at sa sariling bahay lang din nila ginagawa. Ngayon nakilala din si Lolo Juan dahil siya na ipanalo niyang kaso laban sa mga Amerikano. Ang i-defend niya noon, siya ang isa sa, silang dalawa, dalawa sila, si Rafael Palma yata ulit ang kasama niya dito. Baka mali ako ulit. Pero, yun ang pinakaunang kaso na nanalo ang Pilipino laban sa mga Amerikano. Ang i-defend nila noon ay ang isang scholar na si Isabelo de los Reyes. Actually, hindi siya pinag-usapin ng buong sa isayan natin. Pero si Isabelo de los Reyes ay kasabayan din na isa. At siya naman ang naging ano niya noon, parang may naisulat siya na laban doon sa mga Amerikano. So hindi ko na maalala mismo kung ano yung isinulat niya na iyon. Pero dahil nga laban sa Amerikano, kinasuhan siya ng pamahalang ang Amerika ng mga panahon niya. At ang naging defense lawyer siya noon ay si Juan Sumulong at si Rafael Palma Culong. At napanalo niya naman. So, si Juan Sumulong din ay naging judge din siya. Actually, in-offer siya ng Supreme Court Justice na position ng panahon na yun. Pero hindi niya kinuha. Hindi niya kinuha yung question. And hindi ako nagkakamali, siya rin ay naging bahagi ng Constitution Assembly ba? For a Constitution na Constitution Assembly ba? Tingin ko mali yun. In any case, isiskip ko na lang yung part na yun. Pero, ayun nga, nakilala siya bilang judge, bilang abogado, at editor ng newspaper na El Regimiento. Baka mali ako dun, pero naging editor siya sa isang newspaper. Ang gamit pa nila noon ay Espanyol. Naalala ko parang sa bahay namin merong naka-laminate dyaryo ng panahon pa ng Amerika. Pero Espanyol ang gamit nila. Katulad po ng mga ginagawa dati na sa yung isang. Oo, yung parang gano'n. And then, nakilala din siya bilang laging tumatakbo na senador na laging natatalo. Siguro, mga 7 or 8 times siya na tumakbo. Pero, mga isang beses, dalawang beses na siya nanalo. So, lagi siyang talo pag tumatakbo siya. And, isa sa mga malalaking naiimbag niya din ng mga panahon na iyon ay ang naging mukha siya ng oposisyon. So ito yung panahon na tumatakbo si ML Quezon, ay si Manuel Quezon at si Sergio Osmeña. So actually silang tatlo yung mga leader noon. Pero si Juan Sumulong hindi masyado kilala. Ang kilala talaga si Manuel Quezon at si Sergio Osmeña. Tumakbo din siya ng pagkapangulo. At yun din, natalo din siya. Natalo din siya. Tumakbo siya ng president. Kalaban niya po nun. Kalaban niya nun si Manuel Quezon. Ngayon, nagtatalo kasi sila. Si Manuel Quezon, hindi ko lang pero baka familiar sa inyo itong saying na ito. Ang sabi niya, I'd rather have a Philippines run by Filipinos and run like hell than a Philippines run by Americans but run like hell then. Ayun ang sinabi. Yun yung bukang bibig ni Manuel Quezon. Sinasabi niya, wala, basta ang gusto namin ay may kalayaan na kaagad. Bigyan niyo kami ng political na kalayaan. At naging, hindi naman sa kumpleto yung pagtutol ni Juan Sumulong doon. Pero meron siyang concerns.
Ang concerns ni Juan sumulong ng panahon na iyon ay paano, sige, kung makalaya tayo, magkaroon tayo ng sarili nating gobyerno sa ilalim ng mga Pilipino, kailangan din natin tuunan ng pansin ang pang-ekonomiyang paglaya ng bansa na hindi naisip ng dominante na partido. Kasi sabi niya, wala yan, mawawalan bisa ang sarili nating politika, ang sarili nating pamahalaan kung wala naman tayong kakayahan na suportahan yung sarili natin. Dahil nakasalalay lang din tayo sa kung ano manggagaling sa dayuhan. So yun ang sinasabi niya, na kung mayroong political independence, kailangan meron din economic independence. And nabasa niya kagad yun. Dahil hanggang sa totoo lang, no, ito, galing ito sa profesor ko, at ulitin ko lang, hindi ko sariling salita ito. Pero ang paniniwala ng profesor ko ay lumaya lang ang Pilipinas ng 1992. Hindi 1946. Dahil hanggang 1992, mayroon pa rin mga batas militar ng Amerika dito. So, paano tayo malaya kung nandyan ang mga Amerikano? So, tingin ko yun ang na-foresee ni Juan Sumulong bilang brains of the opposition. Ayun kasi ang naging tawag sa kanya. Na hindi ganyan katunog eh. Kasi ang mga ibang tumatakbo noon, magaling magsalita. Kailangan natin ang kayahan, kailangan ano. Tapos parang si Juan Sumulong, andun siya, teka lang, eh kung makalaya nga tayo sa politika, paano naman tayo sa pang-ekonomiya ng aspekto? And tingin ko hanggang ngayon, epekto pa rin sa atin. Diba? Hindi pa rin nabago yung gano'n. Dahil nga, simulat sa pool, pangdayuhan ng pinagkukuha na natin ng ekonomiya, hanggang ngayon, may epekto pa rin. Kaya, yun yung mga pinaka-naaalala ko sa kanya. No. Pero mga indirect na ito, hindi ko na talaga siya nakasalamuha. Kung nakasalamuha ako siya, wala din siguro ako dito ngayon. No? Ano pa ba?